Hi guys! Good morning! Welcome back to Rayuma Vlogs. For today's video, ang ating gagawin, magluluto tayo. At syempre, malapit na ang Pasko. Wow! Naka-red ako. Ayan, Pasko na dito. Ang ating lulutuin ngayon ay madalas inihahain kapag Christmas. So, dapat yung mga lulutuin natin ngayon, medyo nakaplano na kung ano. Okay, bibigyan natin kayo ng special na luto ngayon, ang carbonara, pero with collaboration ni Joyce to the World! Ayan, guys! Ni Joyce to the World! Ayan, guys! So, subscribe also to Joyce to the World kasi si Ate Joyce and meron na siya sariling channel at yan ay Joyce to the World. So, tutulungan tayo ni Ate Joyce na magluto ng kanyang recipe na carbonara. Okay, let's start cooking, guys. Punta na tayo sa kusina. Ito ang mga kakailangan ng ating ingredients para sa ating carbonara. Kailangan nahiwa nito ganito kaliliit at saka yung bawang ayan. So ito lahat yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating carbonara na madalas na inihahanda pag Christmas. Syempre guys, Parmesan cheese, mushroom, chicken, nestle cream, Campbell's mushroom soup, evaporated milk, fettuccine, cheese, beef cube, butter, yan, garlic, ham, garlic and bell pepper. Start na natin ang cooking. Medyo ipa-fry natin yung ham. Tapos isi-set aside natin siya mamaya kasabay ng chicken cube. Ngayon, ipa-fry natin ng konti yung chicken breast. Okay? So, ngayon, ipa-fry natin yung chicken breast. Actually, chicken fillet dapat para wala ng buto. Pero pwede na rin to. Start na natin yung gisa. Ito na yung bawang at saka yung butter. Natin yung bell pepper. Hinira ko siya ng maliliit para mas madali siyang lumasa. Nalagyan na natin yung kanina natin na fillet na chicken cubes. Yan. Kung gusto niyo ng mas maliit, pwede naman nasa ano nyo na kung gusto nyo na maliit. Yung cut ng chicken, nasa sa inyo na po kung gusto nyo liitan or gusto nyo lakihan para siguro ma-feel niya kumakain siya ng chicken. Kaya medyo nilakihan natin yung slice. And then, susunod natin ang ham. Ham. Ayan, guys. So, ito ay half kilo ng ham and then yung ating chicken is dalawang breast ng chicken. So, continue saute. Ayan. Tapos, nalagay na rin natin yung mushroom. Pieces and stem na mushroom. Kahit na anong gusto nyong brand, okay. Ito lang kasi yung available. Continue searing. Check nyo lang. Balik tayo sa gintahin. Check nyo lang kasi kailangan makakover siya ng butter na lahat. Yan. So, kailangan ano, mahinalay apoy nyo dyan kasi nasusunog. Kahit na lang sa pasta yung mapay.
patin mo. Gatas. Evap. Yeah. Okay, kung mapapansin niyo, dalawa yung evaporated milk na ginamit ni Ate Joyce. Ni Joyce to the world. Ayan, ang sarap nito guys. Creamy talaga. Ayan, tatlo yata gatas ang nilagay pa. Tatlo na. And then, yung last na isa natin na evap, later na yun. So, nag-add siya ng how many cans? 3 cans of evap milk. Ayan. Marami kasi itong lulutuin natin, almost 1.5 kilo, pero may naka-reserve pa tayong ilang pang noodles. So, sobra yung ating sauce talaga pinapasobrahan natin kasi madali naman magluto ng pasta. And then, ilalagay na natin yung nestle cream. Ayan guys. Ito yung nagpapakrim na creamier. Kumbaga doon sa ating, ayan. Two can of nestle cream. Nestle cream. Cream of mushroom. Campbell's. Parang ito yung nagpapasarap. Umami, kumbaga. Oo, nagpapasarap. Meri bang brand? Pwede naman. Kaya lang ito nabili natin sa market. Tsaka parang ito ilagi natin din naman. Yes, para mas creamier. So, dalawang can yung ating ilalagay. Subok na. Garantisado at subok na ang lasa. Ito yung magpapalapot. Kaya ako sinasabi kanina na i-separate yung isa. Para kung sumobra lapot, pwede nyong ilagay yung isang gatas. Ito yung sabaw ng mushroom. Lagay nyo rin kasi pampalasa yung mushroom na mushroom. Yan. Yeah. And then, i-mix. Pati nyo mixing. Mixing with low fat. Okay. Ngayon, lalagyan na natin siya ng pepper. Salt and pepper. So, kami, just ma-pepper kami. Marami kami maglagay ng pepper. Kayo, kung gusto nyo konti, konti lang lagay nyo. Okay? Then, mix. Lalagay tayo ng parmesan. Okay? Mix. Tayo nyo lang siya medyo kumulo-kulo. Tapos, okay mo siya. Lagyan nyo na lang siya ng cheddar cheese. Yan. Okay. Ordinaryo yung cheese lang po, cheddar. Okay. Done na tayo. And then, mamaya, lalagyan na lang natin ulit. Pag plating natin, maglalagay ako. Maglalagay ka na. Ano, okay lang, ano, ay kumukulo na. Dito natin na palalambutin ang ating lulutuin ang ating fettuccine. Fettuccine. Yes. So, kailangan pag naglagay kayo ng ano, dito is na yun. Sa ingredients. Wala kayo ibang pasta. Pwede rin naman yung fettuccine, linguine, or you order pin lang namin ngayon to. Special occasion. Okay? Okay. And then, lulutuin natin yan for how many minutes? And then, hanggang hindi siya nakalubog lahat. Kailangan nakalubog. Kasi magdidikit-dikit siya. Kung meron kayo nung pang-pasta talaga na casserole, mas maganda yun. Patayo kasi yung pasta din. Tapos may kasama ng strainer yun. Ah, may ganun pala. Pagka naluto siya, kukunin mo lang yung strainer. Naka-strain siya. Mahaba yun pa ganun. Yung mga sherry, yun ako. Diba ito yung dito pwede iliwan? Ayan guys, so pinaghihiwa-hiwalay niya yung pasta para hindi siya magdikit-dikit. Cover, and then... Sige. Okay. Okay, tapos na to. Papatayin na natin. Guys, ito na yung na-boil natin na fettuccine na noodles. So, ang ma-observe nyo, mas malapad siya. Ayan. At saka, mas malasa. Okay, you try it. So, para ma-prove natin yung lasa. Ayan.
parmesan, cheese parmesan. Yeah. And then parsley. Good dog. Okay, this is the finished product of our creamy carbonara. O ano guys, nagustuhan nyo ba yung luto ni Ate Joyce? Nakita nyo naman yung paghigop niya nung noodles, no? Talaga may tunog pa at saka talaga ang sarap talaga. I-try nyo to guys at sigurado magugustuhan ninyo. Bye guys! Thank you for watching! Bye! God bless! Advance Merry Christmas to all! Bye!